Magandang araw mga kaibigan. Ito ang tanong. Yung pag-upo ni Vice President Inday Sara sa Malacañang, maghintay pa ba tayo hanggang 2028? O ngayon na, napapanahon na? So, bakit ko naisipan na pag-usapan yung ganyang tanong? Kanina, nag-vlog ako tungkol sa analysis ko lang tungkol sa yung biglaan na pakikipagpulong ni former President Gloria Macapagal Arroyo, una kay former Vice President Lenny Robredo. Nabigla ako nun dahil parang very unlikely na mag-meeting sila. Tapos nasundan, meeting na naman niya kay former President Rodrigo Roa Duterte. So, these are sudden moves sa political maneuvering sa ating bansa na ang dami ng haka-haka. May niluluto na baka panahon na, na nagplaplano itong tatlo, Digong, Gloria, Lenny, nagplaplano, ligwakin na ang Bongbong Lisa tandem sa Malacañang. So ako, yung previous vlog ko, nagpahayag ako ng aking stand o opinion na huwag muna. Masyado pang maaga. Bigyan muna natin ng enough time. Nung binasa ko yung mga comments, nako, grabe ang mga comments. Magbasa lang ako ng mga ilan-ilan ha. Sabi, Sir, sinong nag-comment nito? Edeta Walls. Sir, ang mga tao gutom na dahil sa kapalpakan ng PBBM administration. Di na nila kayang hintayin o bigyan pa ng panahon ang PBBM. Gutom na ang mga tao. Well, kung sa gutom, I agree. Maraming naghihirap ngayon. Grabe. I was wrong. Akala ko, noong last year, panahon sa kampanya, umaasa ako na bayan babangon muli. But it appears, naghihirap ang taong bayan. Karamihan naghihirap. Itong pagtaas ng presyo ng bilihin, itong poverty reduction, walang nangyari. Job creation, wala rin. So, talaga, I really sympathize sa laylayan. Dahil hirap na hirap sa buhay. So, I agree dito na maraming nagugutom. Next, si Eleonora. Bakit naman, sir, maghintay ka pa ng 3 years? Kasi sabi ko, hanggang 2025, obserbahan natin. So, 3 years. 23, 24, 25. Bakit maghintay pa ng 3 years? Bangag na ang mga tao sa droga, pordoy na kaayo. Ang pordoy, ubos na ang kaban ng bayan. Dadami ang magnanakaw kung maghintay pa tayo ng 3 years. Oh, ito ang masakit para sa akin. Sabi niya, mabuti ikaw, Sir Jean, tuloy-tuloy ang pensyon mo. Hanggang buhay ka pa. Paano na yung walang-wala? Anong gagawin nila? Di ka ba naawa sa kanila? Ikaw, dami, daming pangkonsumo hanggang 2028. Yung mahirap, wala na. Paano yan? Huwag naman yung bigla kang kumambyo na huwag muna. I'm sorry to say this. Ang sympathy ko, yung nakakarami at hindi yung kokonting tao. I sympathize with this comment. Talaga naman, marami ang naghihirap. Totoo yung comment na ito na
Ako, hindi ako apektado sa pagtaas ng presyo. Dahil nga, yung steady yung source of income ko sa pensyon. Salamat sa taong bayan na nagbibigay ng aking pensyon. Okay, so, another comment. Sir, sinong nag-comment? Jose Bogwen. Sir, now, as in right now, yung patalsikin na ang BBM Lisa. Nakakatakot ang nangyayari sa gobyerno natin. The thing is, the president cannot say to all the jahas around him. Yung walang magawa. Ito nga ang problema eh. Naawa ako sa presidente. Dahil kung presidente lang ang masunod, sincere siya sa tingin ko ha. Akin-akin lang yun, I don't know sa inyo. Kailang maraming nakapalibot sa kanya yung jahas, yung o kaya anay sa lipunan. Parang wala siyang magawa sa mga anay, jahas sa palibot niya. Sino pa? Remy Casino. Go, go, go. It's about time. Puro import. Lahat na lang import kasi dyan na ang pera. Hanggang hindi ayusin ng gobyerno ang ating bayan, walang mangyayari. Palubog ng palubog ang Pinas. Puro labas ng bansa saan ang mga nag-i-invest. Wala. Nada. Puro salita lang. Pareho sa mga senior hanggang ngayon wala. Puro publicity lang. Kung mayroon man, mabibilang lang ang nakakatanggap. Now na! Patalsikin na kasi wala namang nangyayari ano pa ang dapat gawin. Kasi si First Lady pa rin ang nasa likod ng lahat. At ang mga nakapalibot kay PBBM, puro kwarta ang mga mukha. Sana magising na po kayo, Mr. President. Okay, so marami pang ganitong comments. Parang di ko na ano, parang surrender na ako. Ang daming now na. Okay, granting, now na. In what way? Yan ang next question. Another People Power Part 3. For a people power revolution to succeed, kailangan ng suporta ng armed forces of the Philippines. Ano sa tingin nyo? Ang AFP, handa na ba ulit magkudita? Na parang ala ERAP Gloria, withdrawal of support? To be honest, wala akong nakikitang ganun. Hindi po gagawin ng Armed Forces of the Philippines yun. Kasi, I've been a part of the Armed Forces for 34 years, active service. Even up to now, kahit retired na ako, nararamdaman ko yung pulso ng nasa active. Hindi nila gagawin yung magsuporta ng isang people power movement. Ang inyong armed forces ngayon is ano na, very professional. They have learned their lessons. Ang dami ng kudita nung nakaraan. And ang epekto ng kudita, it will be bad for our country and people. Kaya I'm sorry to say this. People power, kudita, no way. Hindi po yun ang paraan para mapatalsik ang gobyerno ngayon. The only way, impeachment. Dahil yan po ang nakalagay sa ating saligang batas. So, kung totoo na may niluluto si PGMA, PRRD, Leni, dapat galingan nila. Okay?
galingan nila ang labanan dyan muna sa lower house. Kailangang makalusot yung impeachment complaint. E nandyan si Speaker Martin Romualdez. Parang mahirapan. But then, depende ito kay BP Inday Sara. Kung magbigay ng go signal si BP Inday Sara, kung nakikita na ni BP Inday Sara na medyo tagilid ng ang bansa, kung nakikita ni BP Inday Sara ang ating nakikita, kasi ako, nakikita ko nga ngayon, may mga kalukuhang ginagawa na dapat matigil. Although, meron ding magandang nangyayari. Dapat hindi tayo magbulag-bulagan dyan, ha? So, ang hindi magandang nangyayari, dito po sa importation, smuggling, hoarding, yung mga Department of Agriculture, sa droga, yan, may nangyayaring masama. Kaya lang, maganda naman ang pamamalakad sa foreign affairs, sa migrant workers, sa health, sa education, sa national security. Maganda naman. Infrastructure, maganda naman. Kaya kung final say nito is si BP Inday Sara, kahit gustong gusto ng karamihan po sa inyo na dapat uupo na si BP Inday Sara, kung sabi niya, no way, ayoko, let's wait for 2028. Nako, sorry, walang mangyayaring pagpapatalsik kay PBBM. Tuloy-tuloy hanggang 2028. So, let's wait for further development kung ano ang talagang totoong pangyayari. Bakit nagpulong si PGMA, PRRD at saka si BP Lenny Robredo.